Okay, ito na yung update natin sa JR Speed ngayong buwan ng October 2023. Maglalakbay ako at sa kawalan. Dito po yan sa May Cubao, ito yung Aurora Boulevard, and tapat lang to ng Toyota Cubao. Ayan, shoutout sa'yo, Baldo, RJ Baldo. Oh, alam ko na dyan ka sa loob, ipasok ka ngayon. So shoutout sa'yo dyan, may tapat tayong vlogger dyan. So ito, napakadami dito sa labas. Iisa-isayin natin yan mamaya. Saka yung mga pyesa sa loob, so magiging mahaba to. Yung mga walang masyadong alam sa fixed gear, yung presyuan, malalaman nyo dito yan. So simula tayo sa labas, ayan, sobrang dami dito. Sasahin natin, tignan natin kung magkano yung presyuan. So ito, 14,995. Ito, or 15K na, itong warrior na to. Warrior Wind, ito yung nabite ko dati, road bike to. Na naka 11 speed, 2x11 speed to. Ayan, nakasensa Empire. 15,000 pesos dito. Ito namang isa. Ito, 15K din. So, parehas lang. Upgraded lang yung puan. So, 16K pala to. Na-upgrade lang ng konti. Ayan. So, ito na yung mga fixed gear. Itong level up. Ayan, yung mga level up ng mga ganito. Ay, wala siyang presyo. Pero mamaya, tatanong ko. Ay, dito pa lang eh. Sorry, presyo pala. 18,500 pesos. And para mabilis tayo, yung itsura na lang and yung mga presyo, kasi hindi naman tayo masyadong familiar sa mga fixie. Para lang sa mga kaalaman ng karamihan, hindi tayo magmamagaling dito, sasabihin lang natin yung mga alam natin. Ayan. 18,000 pesos, size 55. Ito yung maganda sa fixie. Sobrang nalaki talaga ng mga size nila. Ayan, 55. Ayan, napakalaki niyan. Ayan. So, itong level up ay 18,000 pesos or 18,500. Itong katabi niya. At ito naman, 12,500 lang, oh. Fiesta. Fiesta Arc. Ay, Vis pala to. V-I-S-P. Ayan. Ang kulit ng downtube niya, pag ano, no? And 12,500 pesos. Karamihan dito, mga kamimole steel. Alam na natin sa mga fixed gear yan. So, ito naman katabi niya, Sisong and Friends. 15,995. Ayan. So halos pare-parehas lang naman ang size ng gulong niyan, kadalasan. And karamoli steel. Ayan. So itong katabi, Song and Friends din, Octa, 16,000 pesos or 15,995. So ayan, nagkakaroon na kayo ng idea sa mga presyuan ng mga fixed gear. SF Attitude, uma-attitude na fixie. Ayan o, 15,500 pesos. Ang ganda ng pagkakaano dito. Design, no? Yung kulay niya. Parang tinalsikan lang ng black. Pero angas din ang dating, ano? Ganda! Ito naman, Create. Create yung frame niya, tsaka parang waliwalag sa gabi to, ah. Parang glow in the dark to, ah. 9,995. Create England Fixie. So far, ito yung pinakamurang nakikita pa lang natin sa ngayon. Tsaka nakatumubatig. Ayan, almost 10K or 10K. Ito naman, 11,495, Excel, 2023 fixie. Ayan. So, ito naman, wala siyang presyo, parang parehas lang sa, parehas lang pala to, kulay lang nakaiba. So, dito naman, 18,500. Ayan, fixie. Ang gaganda talaga ng ano, yung mga design ng fixie, oh. Turo pala, mga ganito, oh. Ito naman ay Magic Bros. So, iba-iba pala ang brand ng fixie, yung mga frame. So, pasensya na, wala tayo masyadong ano sa fixie, pero binabanggit ko lang dito yung mga nakikita ko. So, ayan. Ito naman, no, Magic Bros pala is 11,495. Ayan. Kulay orange. Tapang ng orange dito. Ito naman, black and white. Ito, Magic Bros. Ito yung silver pala. Parehas lang pala to. Pero yung kulay, ang ganda. Tignan nyo to. Ito yung may pagka-gray. Dark pala to. Ito naman yung pagka-silver. Parang ito yung gray, ito yung silver. Orange, black, and white ang forma. Ayan. So malaki talaga yung mga size ng fixie. Ito naman, di meron dito. Oy, Sagbit o. Oh. Sagbit. Sagbit Veneno, road bike, 25,000 pesos.
Ito naman yung naka-submit alliance. Naka-Halotech na rin siya dito. May alliance din to. So ito, gravel bike naman. Meron din dito, size 22 by age bid, 28,000 pesos. Ayan. Naka-gravel setup. So may mga MTB pala dito. Ayan. 20,000 pesos. AM. KM 679. So ito naman katabi niya. Parehas lang pala to. 20,000 pesos. So yan pa lang yung sa labas. So silipin natin yung sa loob. Sobrang dami dito. Ayan. So dito may kumikintablo. Yung gray. Ito may nagtatanong sa akin kung magkano doon yung setup ng gray. So ito na yung sagot sa tanong mo. Ayan. Marami to dito. Gray F-15. Parang jet fighter lang. 31,000 pesos. Ang ganda na kulay. Oh, slick. Oh. Ayan. 31,000 pesos. Ayan. Mga nakatik slick na rin yan. Yung setup. Woo! Ganda. Ito naman. Yung katabi. Tsunami. Ito, tsunami. Seaboard. 34,995. Ayan. Tsunami Seaboard. Yung kulay niya, parang silver na may pagkaan. Tapang na kulay. So, ito pala may stork feather pala dito. Ayan, may Kespor stork feather, gravel bike, 35,000 pesos. Naka SRX Pro. Ayan. Oh, 72,500. Tingnan niyo yung pagkakarbon ito. Stig. Carbon. 72K. Pwedeng i-home credit para itong mga ito, ha? Ito. Lahat dyan, i-home credit. So, yan. Payment lang sila ng 30%. 30% ng price. Ayan. So, 30% lang daw ng price. Ayan. 21,995. So, Intro 7 Tech ang angas. Ito, Chicano. Oh, Chicano! 37,500. Angas ng kulay nito. Ito po, boss, ano, ito talaga yung design nyo, design lang to. Ano, yan talaga yung design ng frame? Ayan talaga, okay, akala ko dinilay, design lang siya. Chicano, ang angas, wow. 37,500, ito naman, 41,500, ayan, Louis, low 2 ba yung basa sir? Low, tapos Alpina, ayan. May Aventon. Oo, 27 or 28K. Ayan, ito yung mga pre... Ito sa aming mga binuuna. Opo, pwede naman sila. Yung mga pyesa naman na yun, sir, pwede ibigyan. Pwede, lahat ang nandito. Pero kung sabihin natin yung itong bike na to, may gusto akong baguhin dito, pwede yun. Pawas na natin yung aalisin. Dadagdag natin yung ipapalit. Ah, okay, so pwede i-customize. Okay, so lahat pala to ay pwede nyong palitan ng mga pesa ang gusto nyo. May natin ito, ayaw mo ng drop bar nito, pwede mong palitan. Ayan, ayaw mo ng fork, pwede mong palitan. So, ganun pala, sir. Ah, mas okay pala. May choice yung tao. Budget build lang. Pwede naman i-budget build din yung mga. Ah, pwede i-budget build. Ah, okay. Mamili lang sila ng mga frame. Kaya kung dito, kung wala ito mga stock dyan, pwede naman na remote ng budget. Ah, parang mas, pag, parang mas mura. Oh, kung gusto nila, mas mababa pa. Ah, okay. So, pwede palang i-remodel. So, okay yun. Kasi nga yung iba yata, hindi na, yun na yun eh. Pag binili mo, yun na yun eh. So, ikaw na lang papalit. So, just sa JR Speed pala, yun ang kagandahan. Kasi nga, pwede mong i-upgrade or remodel yung mga nakabuo na dito. So, good thing may ganun palang shop. Ayan. So, may Pizzicato, 22,995. Ayan, ang gaganda ng mga design dito ng Pizzicato. Ayan, may Arrow, Archer. So, ang dami palang bread ng ano siya, no? Opo. Ng Fixie, no? Ang dami, no? Ayan, 27,995. Yung karaniwan nakikita natin sa mga, iba yang brand ng mga para sa bisikleta, ng mga road bike, grabin. Sa Fixie talaga, sa level nila, iba talaga yung kulay. Iba yung pagkakagawa, yung material. Ayan, mostly kumuli, sir, di ba? Alloy, sir. Pero may chromoly. Chromoly din. Kadalasan ng chromoly, budget. Ay, yung mga budget. Pero may chromoly rin na mamahalay yung mga seaboard yun nandun. Ah, okay. So, dumidepende sa brand. Sa brand, tsaka sa anong form, anong chromoly. Ayun. So, mostly talaga ng mga ano is alloy talaga. Alloy. Yung mga chromoly lang ang mga budget. Oo, mga ba, meron din high-tend steel. Ayun. Ayun, pinakamura. Pinakamurang build na yung 1,995. Ay, nasa labas. Oo, yung nakita natin kanina, yun yung pinakamura. Sa alloy, pinakamurang build.
mga 15,500. 15. Pero nababago din yun kung papalitan nila. Yung gusto nila palitan. Ah, okay. Yung base price. Yun yung base price. Ah, okay. So, ayan. Naminig nyo. Pwedeng baguhin. Ayan, Classic. 20,000 pesos. Tsunami. Ayan, no, iba-iba yung brand talaga dito. Ito yung mga maaangas. Ito yata yung SNM 300. Ayan. So, nagawa ko na ng content siya nung 100, 200. Yung 300 nakalimutan ko kung nagawa ko na. 25, 500. Ito naman, 33. And Tsunami SNM 300 din yung frame nito. So, ulitin ko, pwede mo baguhin yung mga frame na yan, yung mga presa niyan, nasa sayo. Ayan. Ito, may nakamiro ka naman tong isang to. May break sa unahan, Tsunami. Tsaka nalaki ng size talaga pag fixie. Ito, XL, no? Pag XL, boss, Caribbean, ano to? Anong size? Anong number na to? 50, ano to? 58, sir. Ayun. So, pang ano, 510 up. 510 up, pang higante na talaga to. So, ayan, bihira tayo makita ng XL sa mga road bike and gravel. Pero sa fixie, eh, madalas meron yan dito. Ayan, XL din, no? So, yung mga matatangka dyan, mag-fix gear na lang kayo. Ito ba sabi yung mga frame nito pwedeng gawing gravel to or road bike? Hindi sir, ano lang, single speed pero single speed talaga? Yung mga frame na pwede lakihan yung gulong eh. Ah, sa gulong lang? Oo, pero sa speed, nila, hindi talaga. Ah, pang single lang talaga sila. Yung lagi ng frame sa kapila, pero yung speed hindi po. Hindi talaga, so pang single lang talaga, okay. Or ipipre-wheel mo siya. Oo, oh, so ayun, malino tayo dun. So ayun, may mga curious kasi na gano'n minsan. Mas yung brakes din naman yan, replicod pwede. Ah, replicod, so ayun yun naman pala. Pero single speed pa rin naman talaga siya. So, ayan. Yan, sagot natin siya yung ano natin. Ito naman, seaboard. Ang angas talaga ng ano, mga ganito. Ayan. Ano tawag sa pag ganito kalapad yung ano? 8mm, boss. 8mm? 88. 88mm? Ano, carbon. Ba, ito yung 88? Carbon rings. Okay, yung mga ganyan sa yung carbon na yan, nasa magkano naman yun? Nasa 20k yung Paris na rim set. 20k Paris na yan. Yung rim set. Pero carbon, no? Ako, carbon. Hmm, kasi yung carbon sa road bike, mas mahal yata eh. Depende sa brand eh. Oo, depende pa rin eh. Sa Pixie naman, ang base price sila sa ganitong carbon na ano, sa carbon rim set, 15,000. 15? Para sa inyong cyber din. Ayun, nandun kanina. 6mm. Ayun yung pinaka-starting sa pinaka-mura. Ah, okay. Maganda rin yung piece. Magandang bird na. Oo, nakakita yung piece eh. Ng mga naka-fixie. So, ayan pala. So, 15K ang base price ng mga carbon ng mga rimset or mga wheelset ng mga ganito.